Good day mga kababayan, kumusta po kayo? Unang-una nais po nating pasalamatan ang ating mga subscribers na patuloy pong sumusuporta sa ating munting YouTube channel at the same time sa ating mga kababayang bagong pasok na ating subscribers. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtiwala sa ating munting YouTube channel. Ayan. So, syempre nais din po natin pasalamatan ang ating mga kababayang OFW na lagi din po nandyan, nakasuporta po sa atin. No? Maraming salamat po mga kababayan. So, pagkatapos po ng mga hindi magandang balita nitong mga nakaraang araw tungkol po doon sa pagunita ng 50 years anniversary ng martial law mga kababayan, isang good news po ngayon yung ating topic, no? Kung saan isang pabahay para sa ating mga kababayang walang maayos na matirhan at lalong-lalo na sa ating mga kababayang nasa mga informal settler, yung mga nasa gilid po ng ilog, no? At bukod doon, syempre, yung mga kababayan natin na minimum wage earner, no? Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya na kung saan minimum lang ang sahod, eh pwede pong maka-avail sa ganitong programa na pabahay ng ating pamahalaan. Pero bago yan, mga kababayan, kung bago ka lang sa ating munting YouTube channel, please subscribe at pahit na rin po ng ating notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. So hindi na po natin patatagalin, mga kababayan, yung ating topic ngayon kung saan first time po ito na inilunsad ng pamahalaang Marcos administration, no, no, kung saan pinamumunuan po siyempre ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, na ang nagsimula na po sila, yung kagaya po ng kanyang mga ipinangako noong panahon ng kampanya, na magkakaroon ng maayos na tirahan ng ating mga kababayang Pilipino na walang maayos na matulugan. Eto na po, sinisimulan na ang kauna-unahang proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ang Pabahay. At ang location po nito sa Quezon City, na kung saan ilang libong mga kababayan natin yung mabibigyan ng bahay doon. Pero ang pinaka-good news nito mga kababayan, bukod sa beneficiary na nagbabayad, mayroon pa po itong tulong ang dalawang ahensya ng gobyerno kung saan tutulungan nila yung beneficiary na magbayad. So bali tatlo na po yung magbabayad. Ano pa ba yung ibang mga detalye? So panoorin natin ang video na to mga kababayan. Siyempre ang video na to galing ito sa ating pinagkakatiwalaang mainstream media, ang SM News. So sabay-sabay po nating panoorin para malaman natin ang iba pa pong mga detalye. Eto na mga kababayan. Sinimula na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagsasakatuparan sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang programang pabahay. Sa katunayan, isang groundbreaking ceremony ang ginawa sa Quezon City. Makibalita po tayo mula kay Sheena Torno live. Sheena, magandang gabi. Proyekto na yan ay naayon nga sa adhikain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., no, na tugunan yung 6.5 million backlog na housing units ng pamahalaan at mabigyan ng ligtas, disente at komportableng matitirhan ang mga Pilipino. Nakatakdang itayo ng Department of Human Settlements and Urban Development sa susunod na linggo ang kauna-unahang housing projects sa ilalim ng Marcos administration. Kasunod ito sa paglagda ng Memorandum of Understanding at groundbreaking ceremony sa Harmony Hills, Barangay Batasan sa Quezon City. Sa ilalim ng kasunduan, pangangasiwaan ng DSUD at key agencies ang implementasyon ng proyektong pabahay. Bukas ang housing projects, hindi lamang para sa mga walang trabaho o informal settlers, maging sa mga manggagawa na nasa minimum wage lang ang sweldo. At ng una-una, lahat ng may trabaho magkakabahay. Lahat ng minimum wage magkakabahay. Sigurado kasi meron sila kahit maliit na pambayad ng monthly amortization. Hindi rin mahihirapan sa pagbabayad ang mga kwalipikadong benepisaryo dahil tutulong na ang national government at local government units sa pagbabayad nito sa pamamagitan ng interest government support at amortisasyon. Ibig sabihin, kukonti na lang ang babayaran ng isang individual o pamilya na kumuha ng housing unit.
So now, dahil tatlo na ang magbabayad, ini-expect namin na hindi magde-default. Ano yung default? Ibig sabihin yung tumigil ng bayad. Hindi na magde-default yung buyer dahil bali tatlong tao na. National government in the form of interest support, the beneficiary himself or herself, and the local government in terms of the amortizations. Kasabay nito ang lokal na pamahalaan naman ng Quezon ang mangunguna sa pagproseso ng mga permit, licenses at master list ng mga benepisaryo. Ikinalugod naman ni Mayor Joy Belmonte na napili ang QC bilang isa sa mga unang pagtatayuan ng proyektong pabahay ng pamahalaan. Anya, isa ito sa katuparan ng lungsod na mabigyan ng decent at komportabling bahay ang nasa higit 200,000 informal setter families sa lungsod. Tuwang-tuwa po kami dito sa lungsod Quezon dahil kami po ang mapalad na pinili ng ating pampansang pamahalaan sa ilalim po ng tulong ni Sec. Jerry Acuzar ng Dishwood na dito sa Quezon City. Pero tingin ko tama lang naman sa Quezon City kasi yung problema ng kakulangan sa pabahay is I think is greatest here in our city. As I mentioned, there are 210,000 informal settler families still to be given homes here in our city. So it's very symbolic as well na ito yung lungsod na pinili ng ating pampansang pamahalaan. Karamihan din sa mga dinadaing na mga kumukuha ng housing unit ay hindi accessible dahil kalimitan itong itinatayo sa mga malalayong lugar. Kaya naman ang pambansang pabahay ng Marcos Admin, tiniyak na ang pagtatayuan ng housing projects ay nasa syudad lamang para convenient at accessible. Sa kabuuan, nasa 10 hektarya ng lupain ang pwedeng tayuan na medium-rise building sa nasabing lugar. Katumbas ito ng 14,000 housing units. Tinatayong nasa 1.5 billion pesos naman ang inilaang pondo ng mga financial institution para sa bawat building na itatayo. Sa gitna nito, tiniyak ni Secretary Acuzar na bukod sa Metro Manila ay tuloy-tuloy na rin ilulunsad ang pabahay sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Layo nitong makapagtayo ng 6 milyong housing units hanggang sa 2028. So, ayun mga kababayan, no, isang good news po talaga ito, no, na proyekto ng ating pamahalaan. Kung ikaw naman ay mayroong komento o masasabi dito sa ating topic, please comment down below. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at pahit na rin po ng ating notification bell. No, thank you very much mga kababayan sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood. Salamat din sa pagtapos po ng ating video. Hanggang sa susunod po nating mga upload, mga kababayan. Thank you very much.